anak at pamilya ang turing natin sa ating mga alaga. Pero minsan, kahit anong ingat, may mga simpleng pangyayari na pwede nilang ikamatay. No guarantee na mabubuhay yung pasyente natin after treating them for heartworm kasi pwedeng bumara itong mga adult heartworm na ito at atakihin na lang yung mga aso natin. That's why they call it the silent killer. Sa loob ng isang taon ng pandemya, hindi tayo tumigil sa panggagamot ng mga hayop. Usually 9:30 is the start of my day and I'm going to do my rounds to check on the patients that I did yesterday. Maganda naman ang gana niya kumain. Ito yung sugat niya. This is a Australian cattle dog and he's just coming in for vaccination. Very important to have your dogs vaccinated kasi ito yung magpre-prevent sa mga sakit tulad ng distemper, parvo, hepatitis, leptospirosis, para influenza. So to prevent that, dapat up-to-date tayo sa pagbabakuna sa kanila. Importanteng bakunado ang mga alaga sa unang buwan pa lang nila dahil may mga bagay na hindi natin alam na pwede pala nilang ikamatay. Gaya ng kaso ni Kobe na maaaring nagmula lang sa isang kagat ng lamok. Si Kobe is a French bulldog. Dumating siya dito, sobrang hina, maputla na, tapos ang laki ng tiyan niya. Dahil sa laki ng tiyan niya, the owner doesn't really know what's wrong with it, basta napansin lang ganun. And true enough, when the results came out, nag-positive nga sa heartworm disease. A heartworm disease is known as the silent killer. It's transmitted by mosquito. Basta kumagat itong lamok na ito sa isang aso na may heartworm, mahihigop niya yung larvae nito. Tapos pag kinagat niya yung isa pang aso, kahit sa balat lang, unti-unting gagapang yung larvae na yun at saka pupunta sa ugat, magmamigrate yun sa puso hanggang tumanda yung heartworm na yun na ang size niya is parang noodle ng sotanghon. So nung sinedate namin itong si Kobe, makita mo yung pulso niya sa jugular vein, tumitibok-tibok. Isa yan sa classic na caval syndrome ng asong may heartworm disease. Gumamit ako ng mga sutures, gumamit ako ng mga catheter na sa tingin ko, kakasya doon sa loob ng jugular vein ng asong si Kobe. We started doing the rotation of the probe and siguro mga tatlo apat na ikot hinila na namin yung probe. Ooh! Ooh! Wow! It was like fishing. Alam mo pag linulure mo na siya, may laman. And pag hila namin ganun, talagang wow, you know, ako at saka yung mga co-surgeons ko and assistant, parang natuwa because that's the first time we've ever lured adult heartworms. At pansit-pansit talaga nung nakuha namin itong mga heartworm na ito. Isang try pa lang yon. And when we tried again, ganun pa rin kadami. Hanggang siguro nakailang tries kami na parang naubos na namin yung adult heartworms. And then, sinuture ko na yung ugat niya. And then we close the neck. Siguro that whole process reached about kulang-kulang isang oras inabot yung procedure na yon. And then pinabilang namin yung heartworm kulang-kulang 100. Ang mga species ng lamok na Aedes, Anopheles at Mansonia ang nagdadala ng heartworm sa mga alagang aso at pusa kapag nakagat sila. It was really scary when Doc Nielsen told me na hindi siya simpleng sakit. Kasi yung surgery galing sa veins niya dito, sa jugular, tapos bubuksan. And then it was a success. It was normal right away. He ate well. He wasn't standing and playing that much. Parang okay lang siya. Not 2 weeks, naglalaro na siya. Ang karaniwang senyales ng heartworm disease ay panghihina, pag-ubo, pagkawala ng ganang kumain, at weight loss. Hindi lang yung aso ang dapat natin alagaan, pati yung paligid natin, you know.
pag may mga lata-lata tayo dyan or yung mga, yung basta naiipunan ng tubig kung saan pwede mag-breed ang lamok, dapat linisan din natin yon. Aside from vaccination, deworming, you also need to include heartworm prevention. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.